Hi mga ka-legend! Welcome back to our channel! So, for the second episode of our segment entitled This is My Journey and This is My Story, I want you to meet my friend. Pero bago ang lahat, intro muna! Hi mga ka-legend! Ako nga po pala si Chonalyn Abarca, but everyone's calling me Chona. So for today's video, ang i-share ko po sa inyo is kung ano at sino ako nung ako ay hindi pa nakakakilala kay Krista. So, nakakilala po ako nung ako ay 13 years old, 13 or 12, parang ganun. In-invite lang ako noon ng ate ko, sa ate Hazel, in-invite na lang ako sa harvest event nila, ng care group nila, doon sa may lugar namin. So, hindi ko alam dati na siya pala yung gagamitin ng Lord para makakilala ko. Kasi lagi talaga kami nag-aaway nung mga bata pa kami. So, kasi ako ay pang-apat na anak sa aming pito. Today, I have a lot of insecurity sa sarili ko. Kasi lima kami magkakapatid na babae. Ako lang yung maitim. Ako lang yung kulot yung buhok. At, ayun. Mga kapatid ko babae ang puputin nila. Yung mga buhok nila is straight, tapos ako kulot, kaya parang feeling ko hindi ako maganda, feeling ko I'm always left behind sa pamilya namin, lalo na nung mga maliliit pa kami. Tapos, hindi lang yun. Ang feeling ko rin nun, nung bata pa ako is I'm always rejected sa parents ko. Kasi yung papa ko, he's always in favor sa mga kapatid ko na mas nakakatanda sa akin. And yung mama ko naman, she's always in favor doon naman sa mga kapatid ko mas bata sa akin. So since dahil middle child ako, pakiramdam ko na wala talaga ang kakampi sa bahay namin. Kaya yun, aside from insecurities, feeling ko din nun I'm always rejected. Parang feeling ko hindi talaga ako love ng mama at papa ko nung bata ako. And kaya nung habang lumalaki ako, dala-dala ko yung ganong feeling na feeling ko hindi nga ako mahal sa pamilya namin. Yung pagmamahal na yun, hinanap ko yun sa mga kaibigan ko. So, nung ako yung nag-high school, tanda-tanda ako, first year high school ako, nag-guidance kagad ako. Nag-guidance ako, hindi dahil sa nakipag-away or what. Nag-guidance ako dahil sumali ako sa organization na dati parang, alam mo yun, parang frat, parang ganun. Hindi naman siya ganun kailangan organization, pero organization na siya doon within sa loob ng room namin. And it's all girls organization na may hazing. Hindi naman karalang hazing kasi nga high school pa lang kami noon and first year pa lang kami noon. Kaya dahil nga naghahanap ako ng pagmamahal sa loob ng pamilya ko at hindi ko yung nakuha doon, hinanap ko yun sa mga kaibigan. And nahanap yun sa kanila at nag-guidance kami dahil sa maling ginawa namin. And that's very, kitang-kita kasi ang ginagawa namin lang para makabilang ka sa isang organization na yun is yung magka-cut kami ng dito sa puso namin. Hindi naman ganun kalalim, but alam mo yun, parang nagpapapansin lang talaga kami nun. Sinusugatan lang talaga namin siya, but not too deep. So, we're safe. So, ayun, parang nanotice yun ng isa sa mga teachers namin na halos Marami sa aming magkakaklase is may mga ganun. So, lahat kami pinapunta sa guidance noong time na yun. And nalaman nila na meron niya kami organization doon. So, ayun. Noong first year, ganun pa rin. Ako is very palamura. Hindi talaga ako nag-aaral ng maayos. Kasi, ay, pwede ko wala naman pakiramdam yung mga magulang ko eh. Yung mama ko always busy magtrabaho, tapos yung papa ko, ganun din naman. Lumaki ako na yung mga kuya at ate ko lang yung nagbabantay sa amin kasi both parents namin hindi sila trabaho kasi nga marami kami. So, walang magagalit or walang magsasabi sa akin kung ano yung tama at mali kong gawin nun about sa pag-aaral. So, ayun lang. Tuloy lang ako nun. Tawa pa nga ako ng tawa nun kasi nag-guidance ako. Hindi magulang ko yung pumunta para sa akin. Ate ko pa yung pumunta sa akin. But, overall, pinagalitan pa rin pag-uwi. Pero, andun sa akin yung wala akong pake. Kasi, yun naman talaga yung gusto ko eh. Yung mapansin ako ng mga magulang ko. And,
sa dumating yung panahon na ayun, yung ate ko noon kasi nung time na yon, nung high school ako, first year high school ako, yung ate Mimi ko noon is nagpupunta na sa church namin. Pero yun, isa siya sa mga pinakaayaw kong tao nung bata ako kasi lagi talaga kami nag-aaway. Kasi sa mga maliliit na bagay lang naman, nag-aaway kami sa mga damit, sa hugasan, sa labahan, sa paglinis ng bahay. Pero ayoko talaga sa kanya. Ayoko sa kanya, na-insecure ako sa kanya kasi maganda siya, matalino siya, at paborito siya ng papa ko. Kaya ayoko talaga sa kanya nung bata ako. But hindi ko akalain na siya pala yung gagamitin ng Lord para makakilala rin ako. Kasi one time, nagkaroon ng harvest event, yung care group nila doon dito sa lugar namin, at na-invite niya ako. Dahil na-invite niya ako, I have no choice, pumunta ako doon sa harvest event nila. So, there, nakinig lang ako noon, but may isang verse talaga na nag-remain sa akin, which is, of course, the John 3:16 na verse, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life." So, that time, nung narinig ko yung verse na yun, syempre, me being pasaway, nag-church lang ako. Parang umaattend lang ako noon, sumasama lang ako sa ate ko, kasi kailangan, kasi sinasama niya ako palagi, at saka, masaya naman eh. Nakita ko talaga na parang they are different. Nakita ko yung kaibahan nila. Kaya, okay, umatin ako no high school ako. Pero wala pa rin talaga akong patutunguhan nun. Talagang ganun pa rin yung buhay ko nung high school ako. Nagmumura, nagka-cutting, at ang sinisi ko pa rin talaga nun is love sa mga kaibigan. And then, after nun, ganun pa rin, high school, second year, third year, fourth year, pare-parehas ng mga kaibigan. Umaate na rin ako sa church namin noon. Pero, unti-unti na talagang, parang siguro, will yun ng Lord na hindi ako nag-i-skip noon ng pagpunta sa church. Kasi, hindi lang dahil kasama ko yung ate ko, pero, kunti-kunti talaga natataniman ako ng mga time na yon. Kasi, nagulat na lang ako one time, parang, kasi nga, mahilig ako magmura. Nagulat na lang ako, mga third year ako, hindi na ako palamura. So, ayun. Kasi nga, dahil every week, hindi na ako nag-i-skip ng pagpunta sa church noon. Doon ko talaga naramdaman or naranasan yung love ng family na hinahanap ko. Na nakita ko din mo yun sa mga friends ko, pero iba yung love na na-receive ko sa family na yun, which is yung Comlove family. Sa Home Love family, I feel accepted. Parang, alam mo yun, doon ko talaga, sila talaga yung tumulong sa akin, ma-boost yung confidence ko. Parang, nilabas nila yung best of me doon. Sa kanila ko nalaman na magaling pala akong magluto, na mahilig, na okay pala akong magluto, na sa kanila ko na-showcase yung talent. Hindi naman talent, but yung passion ko din sa pagsasayaw kasi naging ministry ko rin noon yung dance and also yung heart ng pagtuturo. Nagsimula din kasi ako magturo nun ng Bible sa mga bata. So, with them, sa tulong ng pastor namin, ni Mami Che, at ng mga leaders na tumutulong sa akin noon at yung safe group ko, doon ko sa kanila, sa tulong nila, naranasan ko at naramdaman ko yung love na kulang sa akin. And most especially, yung love galing mismo sa Father na naranasan ko. At yun talagang kamay ng Lord, yung kumilos, at yung nag-touch ng heart ko noon para maramdaman ko na personally, na mahal niya ako. And with them, pinakita din yun sa akin ng Lord kung gaano niya ako mahal sa pamamagitan ng mga tao na yun na nasa paligid ko. So, yun, doon ako nag-start na maniwala sa sarili ko. Doon ako nag-start na tanggapin yung sarili ko mismo. Kasi no one will accept you kung ikaw sa sarili mo hindi matanggap eh. So, yun, sa tulong nila, sa tulong ng Comlove family, and syempre, yung personal na pagpaparamdam sa akin ng Lord kung gaano niya ako kamahal. Doon ko talaga nakita kung gaano ako ka-precious, kung gaano ako
napili kung ano niya ako niligtas doon sa ganong pagka ano ba kung niligtas niya ako doon sa dati kong ako, sa dati kong buhay na baliwala pariwara. Siguro kung hindi talaga ako nakakilala hanggang ngayon, ang layo siguro, siguro dami na nangyayari. Alam ko na merong sense, meron akong role sa mundo ngayon kung bakit ako still nabubuhay, kung bakit ako, kung bakit ko naranasan yung mga naranasan ko noon, kung bakit ko pinagdaanan yon, yung feeling na gano'n, yung insecurities, yung rejection, kung paano ko yung na-overcome, is yun tala yung magiging tulay din para sa akin na maibahagi yun, maibahagi yung gano'n sa iba pang mga kabataan na makikilala ko. Kasi akala ko dati, alam mo yun, ang sakit nun eh, nang sa pamilya mo pa mismo manggagaling yung rejection. Pero naranasan ko pala yun kasi iba pang mga kabataan na makakaranas nun. And I am a living testimony of a person na nireject ng mundo pero never akong ire-reject ng Panginoon ko. So there, ayun yung buhay ko noon na ang laking changes ng binago ng Lord sa akin, lalo na sa buhay ko ngayon. So I am very excited to see how young people response. Kasi ngayon sa panahon natin, we are all looking for love. We are all searching for love na hindi may ibigay ng mundo sa atin. So why are we wasting our time? Why are we wasting our emotions and effort for the world, right? Kung pwede at meron naman tayong Panginoon na pagkukunan lang. And promise, or believe me, yung love na kaya niyong ibigay, it will really fulfill you. It's a kind of love na hindi ka, you're never go thirsty again. You never go hungry again when you encounter it and or feel that kind of love na manggagaling talaga mismo sa source ng pagmamahal natin. Gaya nga na sinabi niya sa John 3:16, grabe talaga yung pagmamahal na binigay niya sa atin. Mga ka-live dyan, na-inspire ba kayo sa aming episode today? If na-inspire kayo, please like, share, subscribe. Thank you. God bless. Bye!